Kagat sa Dilim, Part 4, Tribu ng Aswang sa Talahib. Pinuri ako ni Lola dahil sa naging kabayanihan ko nitong nakaraang linggo laban sa mga nakatatakot na aswang sa pamilihan. Lingid sa kaalaman niya na hindi talaga normal ang mga karneng ipinagbibili doon. Bukod sa kulay at hugis ng mga karne ay halatang hindi hayop. Makalipas pa ang ilang araw, naisipan ni Lola na magbakasyon muna doon sa probinsya nila sa Cotabato. Namimiss na kasi niyang kumain ng mga lutong ulam sa probinsya. Dahil suspende pa ang pasok sa aming paaralan at matatagalan pa bago kami makabalik, nag-file ako ng leave sa part-time job ko at sumama sa kanya sa poblasyon Cotabato sa Mindanao. Nakakainganyo ang mga nadaanan namin papunta sa kanila. Hindi mo masasabing bago, subalit kaakit-akit ang matatanaw sa paligid hanggang abutin kami ng takip silim at napadaan sa talahiban na may maliit na tribo. Nakakapanghinayang ang naramdaman kong aura sa daan na iyon. Humalo sa sariwang hangin ang amoy dugo ng bagong paslang na tao sa paligid. Dahil doon, lumitaw si sungay sa aking gilidan at kusang tumalon sa sasakyan at tumakbo sa talahiban para magmanman sa paligid. Wala pang ilang segundo, namataan niyang hindi pangkaraniwang ang mga tao sa tribong nadaanan naming ruta. Nag-usap kami gamit ang aming imahinasyon. Sinabi niya sa akin na hindi talaga tao ang mga taga-tribo. Gumagawa raw sila ng mga dasal, orasyon at pag-aalay ng buhay na kambing sa harap ng mga karning tanja niya ay tao. Hindi ko na lang muna iyon pinansin, pangsamantala, dahil pagod na pagod ako. Hinayaan ko na lang si Sungay na mag-ikot sa nakatatakot na lugar ng maliit na tribo para sa iba pang detalye. Utos ko pa, huwag siyang muling titikim ng buhay ng tao. Iyon ang habilin ko para pagbayaran ang mga nagawa niyang kasamaan bago pa siya nanirahan sa katawan ko. Si Sungay ay isang misteryosong aso, nilalang na uri ng mga aswang o kilalang halimaw sa kasaysayan. Subalit naiiba siya dahil sa lakas at kakayahan niya kumpara sa mga sinaunang aswang. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kahinaan at kung anong uri ang makakatapat namin, kaya mainam na sa akin ang kaligtasan kasama siya. Palagay ko, isa siyang engkanto na may sali ng pagkaaswang. Narating namin ang malamansyong bahay ni Lula sa poblasyon. Nakangiti siyang pumasok sa luma niya lang tahanan. Sinalubong pa kami ng kamag-anak niya na si Mang Sam at ng kanyang pamilya. Sila na kasi ang nakatira sa bahay ni Lula simula nang magtungo siya sa syudad. Tulong na niya sa pamilya ni Mang Sam sa tagal niyang pangangasiwa rito. Sumbong agad sa amin ni Mang Sam na sakaling makaririnig kami ng kakaiba sa paligid, agad daw naming ipagbigay alam sa kanila. Ilang buwan na raw kasi ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar at naiturong dahilan ang malaking buhaya. Nakisyo raw kumakain ng tao. Tumango naman kami ni Lola at agad nila kaming inihatid sa magkabilang silid na pagpapahinga namin. Rito ko na lang, iho. Bagay sa iyo ang kulay aso na pintura.
Nakakadagdag guwapo. Nakangiting sabi ni Mang Sam. Salamat po, Tay Sam. Agaran kong sagot bago siyang initian. Sige po, magbihis na kayo. Tiyak na excited na si Tia sa mga inihain namin ni Marla. Alam ko na miss na niya ang mga lutong probinsya. Dagdag pa niya at ngumiti ng matamis. Ay, haba naman Sam. Kitagal ko nang gustong makatikim ulit ng lutong ulam dito. Natatawang sabi ni Lola at dali-daling pumasok sa kanyang kwarto para magbihis. Sandali muna akong nanatili sa aking silid. Hindi ko kasi nagustuhan ang gawain ng mga taga-tribo sa nadaanan namin. Gumagawa kasi sila ng ritual, itim na dasal at orasyon tuwing sasapit ang hating gabi. Panayam nila iyon para hindi sila magkatawang halimaw at tumagal pa sa lupa kasama ang mga mortal. Hindi rin sila tumitigil sa mga masamang gawain. Pananaw pa ni Sungay na mga dayo ang biktima ng maliit na tribo na iyon. Kinakain nila ang katawang lupa at inaalay naman sa dilim ang puso para sa pagpaparami ng kanilang lahi. Kuya Kahil, kakain na po. Sigaw ng anak ni Mang Sam na si Glory. Ay sige, sandali lang. May tinatapos lang akong gawain. Singhal ko kahit wala namang pinagkakaabalahan. Dumating ako sa pagkainan at naabutan silang masaya. Nakangiti akong lumapit sa kanila at nakisalo sa mga inihandang putahin ni Mang Sam. Hindi ako nagsisi sa pagsama kay Lola. Naiyak pa ako sa harap nila ng palihim matapos kong matikman ang putahing pamilyar sa akin. Parehong pareho ang lasa ng luto ni Mang Sam sa luto ng yumao kong ina. Ninamnam ko iyon na may kaunting luha. Mabuti na lang at hindi nila napansin ang pagiging emosyonal ko. Pinaspasan ko na lang ang lamon dahil iyon na siguro ang pinakamasarap na alaala ang yayakap sa akin matapos ang ilang taon na pagkawalay sa mga tunay kong magulang. Ilang sandali pa, natigilan ako nang makarinig ng ingay sa labas ng bahay. Nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Tantya ko na may nagmamasid sa amin habang kumakain. Iho, may problema ba? Usal ni Mang Sam nang mapansin akong palingalinga. Ah, wala po itay. Ngumiti ako't ibinaling sa tubig ang atensyon. Naninibago lang po ako. Dagdag ko, saka ko napansin ang dilaw na mata sa itaas ng puno. Bukas kasi ang bintana kaya malinaw kong tanaw ang nilalang na nakabantay sa amin. Huwag kang matakot dito Kuya Kahil. Magaling pumuksa ng mga masamang nilalang ang Tatay Sam. Kuno ni Maymay, batang anak ni Mang Sam. Ah, oo. Ninitian ko siya. Hindi naman ako natatakot eh. Nanibago lang ako. Masarap palang magluto ang Tatay Sam. Pamumuri ko na siyang pagtawa ng lahat. Sinabi mo pa, Apo. Iyang tiyoy mo, magaling ng manggagamot. Magaling pang kusinero. Ani Lola at sumandok ng gulay. Walang nangyari na hindi maganda sa amin sa loob ng isang linggo. Walang balita tungkol sa mga kinatatakutan nila simula nang dumating kami sa kanilang lugar. Nahinto rin ang pagkawala ng mga alagang hayop at tao sa kanilang sakop. Hindi ibig sabihin nun na tumigil na ang mga taga-tribo sa pagbaslang. Ay nangangahulugan
na hindi na mauulit ang mataimtim nilang gawain. Isang gabi, nagtungo kami ni Sungay sa kanilang lungsod. Hindi pa kami nakakalapit ay nakaamoy na kami ng nakakasulasok. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang makakita kami ng mga inuuod na hayop sa talahiban. Tiyak na inialay nila ang mga hayop na iyon sa demonyo. Ilang araw na rin silang hindi kumikitil kaya target nila ang mga alagang hayop ng mga mamamayan ng poblasyon. Mag-ingat ka, Kael. Hindi sila pangkaraniwan. Matalas ang pangamoy nila. Kaya iwasan mong itaas ang paghinga mo kung sakaling malapit na tayo. Babala ni Sungay at umakyat sa puno. Sandali, Sungay. Lumipad kaya tayo para malaman pa ang mga bagay na itinatago nila. Kuno ko, subalit tinapunan niya lang ako ng masamang tingin. Nahihibang ka ba, Kael? Hindi natin kailangan malaman ang iba pa nilang gawain. Isipin mong mabuti. Sa oras na mahuli nila tayo, tiyak na maghahasik sila agad ng lagim. At baka mapaano pa ang mga kaanak mo na malapit lang dito. Singhal niya at biglang naglaho. Sungay! Sungay! Sandali lang! Huwag mo akong iwan! Ani ko at napahawak sa ulo. Naglakad na lang ako ng tahimik. Papasok sa naglalakihang damo. Maingat akong humahakbang habang nakikita ko kung ano ang mga nakikita ni Sungay. Maya-maya pa. Kapatid, naliligaw ka ba? Mahinahong sabi sa akin ng babae. Maputi siya at napakaganda. Ano kasi? Hinahanap ko ang daan pabalik sa labas. Hindi ko na kasi mahanap ang alaga kong aso. Saad ko sa kanya tinakpan ang bibig ko. Huwag kang maingay, bulong niya. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Tiyak ko na may aswang malapit sa amin. Huwag ka munang gagalaw. Pigilin mo sandali ang paghingi mo. Baka makita niya tayo. Natatakot niyang sabi. Nandito siya. Sinunod ko ang mga sinabi niya sa akin. Hindi ko akalain na napakapangit ng aswang na napadaan. Parang sunog ang katawan niya. Hindi ko siya masyadong matanaw sa dilim. Subalit naaamoy ko siya na parang bulok na bangkay sa ilalim ng lupa. Nang makalayo na sa amin ang aswang, dali-dali akong hinila ng babae palabas sa talahiban. Halatang alam niya na hindi tao ang mga nakatira sa maliit na pook na iyon. At tiyak kong maghihiganti ang babae sa mga halimaw. Ako nga pala si Wendy. Nakatira ako doon malapit sa Changi. Sigurado ako na ikaw iyong bagong bisita ni Mang Sam, tama? Tanong niya. Oo, ako nga. Kasama ko ang lola ko. Saka ko siyang initian. Huwag mong sasabihin kay Mang Sam na nagpunta ka rito. At huwag mo rin sasabihin na nakilala mo ako. Ayaw ko nang madamay pa sila Mang Sam at ang pamilya niya sa kagagawa ng mga aswang sa tribong iyon. Babala niya sa akin at naglakad palayo. Miss, sandali. Ani ko at sumunod sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang dahilan kung bakit siya naroon sa talahiban. Salamat nga pala. Ano pala ang pakay mo doon? Ano ang ginagawa mo sa talahiban ng ganitong oras? Seryoso kong sabi. Noong una hindi niya ako pinansin.
Miss, paano mo nalaman na aswang sila? Pangungulit ko. Pinatay nila ang mga magulang ko. Saksi ako kung paano nila pinagpira-piraso ang katawan ng mama at papa ko. Umiiyak siya habang naglalakad. Gusto kong ipaghiganti ang mga magulang ko. Matagal na akong nagsisiyasat sa lugar nila. At alam ko na sila ang kumukuha ng mga alagang hayop rito. Sila rin ang pumapatay sa mga tao. At pinapalabas na mga mabangis na hayop ang may gawa. Napakasama nila. Sumbong niya na animoy may tanim na galit. Ako nga pala si Kahel. Iniabot ko sa kanya ang kamay ko. Wala siyang pake at panahon sa akin. Kaya nagpadayon siya sa paglalakad. At nilagpasan niya lang ako. Wendy, tama? Iyan ang pangalan mo. Hayaan mo. Ipaghihiganti kita. Usal ko na kanya namang pagngiti. Salamat na lang, Kahel. Handa na rin naman akong harapin ang kamatayan. Naniniwala ako magagawa ko silang mapatay lahat. Matapang niyang sabi. Kahel, nasaan ka ba? Mag-iingat ka sa paligid. Nag-iikot ang mga aswang. Puno ni sungay sa kawalan. Minabuti kong sundan si Windy kung saan siya paruroon. May dala kasi siyang lana at itak. Kaya tiyak kung handa ito, anumang oras, ililigtas ko na lang siya kung sakaling may maganap na hindi maganda. Sinalubong kami ng malamig na hangin na may kasamang kaunting ambon. Habang tinatahak ang nakabibinging katahimikan sa talahiban, palihim akong nakasunod sa kanya hanggang bumulaga sa kanya ang isang babaeng may ahas na buhok. Biyasa si Wendy sa pakikipagtunggali, subalit mahina ang abilidad niya laban sa aswang na kayang magpalit-palit ng anyo. Malaking tulong ang mga dala niyang medisina at halamang gamot. Nakakalaban siya ng normal sa makapangyarihang nilalang kahit isa lamang siyang hamak na mortal. Ilang saglit pa, may dumating na dalawang lalaki at mabilis na nagbagong kasarian. Isang taong paniki at taong kabayo. Sinunggaban nila siya at pinagtulungan. Hindi na ako nakatiis sa kinalalagyan ko, kaya mabilis akong sumaklolo sa kanya. Nagbagong anyo ako para hindi niya ako makilala. Humarang ako sa pag-atake ng dalawang nilalang habang ang taong ahas naman ay nagtatawag ng mga alibin niyang ahas. Napakaraming kobra at sawa ang nagdatingan sa talahiban. Pumorma ang mga iyon na parang isang robot hanggang mabuo sila sa katawan ng babaeng ahas na mas nakatatakot na ang anyo kaysa sa una nitong itsura kanina. Nakipaglaban ako sa kanila habang bukang bibig si Wendy na nanunood sa bagayang minsan lang niya matutunghayan. Hindi siguro siya makapaniwala na ililigtas siya ng halimaw sa pinsalang gawa ng umatakeng taong paniki at taong kabayo. Umalis ka na dito. Lumayo ka na hanggat kaya mo. Iwan mo na sila sa akin. Iligtas mo ang sarili mo. Sigaw ko. Subalit hinarang si Wendy ng napakalaking ahas. Kulay itim at handa siyang lamunin. Mabuti na lang at maliksi si sungay. Nagawa siyang sagipin ito sa nalalabi niyang kamatayan. Tumakas ka na! Hindi mo sila kaya, mortal! Ani sungay,
bago niya kinagat ang malaking ahas. Sa halip na tumakas, nakipagtunggali pa siya sa mga kalaban kong aswang. Huwag niyo akong maliitin. Laban ko rin ito. Kaya hayaan ninyo ako maghiganti. Gusto kong ilabas ang galit ko. Sa punong patay nila ang mga magulang ko, mismo sa harap ko. Sambit niya at nagsaboy ng buhangin. Nabitawan ako ng tikbalang at mabilis na hablot ang gintong buhok niya at dali-daling iniabot kay Wendy. Gamitin mo ang mutyang buhok na ito. Makapangyarihan yan. Hindi niya ako pinakinggan, kaya naisip kong isilid sa bulsa niya bilang proteksyon. Malakas nga ang mga nilalang na tribo. Hirap kami ni Sungay sa kanila dahil malawak ang kaalaman nila sa pakikipagtunggali. Halos mahusay sila sa paggamit ng kanilang kakayahan na siyang sandata nila para hindi agad mamatay. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Papatayin ko kayo. Sigaw ni Wendy at hinugot sa tagiliran niya ang kahoy na talim. Ginamit niya iyon sa tikbalang. Namangha kami ni Sungay nang dali-daling nasunog ang katawan ng tikbalang at mabilis na naging abo. Hinawi niya ang luha niya at umataki sa taong paniki. Nakipagsabayan siya sa akin sa pakikipaglaban. Napakahusay niya at napakaganda habang ginagawa ang maharlikan niyang mahika sa kalaban. Ewan, hindi ko alam kung ano ang meron sa akin at basta ko na lang siyang binagmasdan. Titingin ka na lang ba dyan? Halimaw! Kuno niya, namula ako at biglang napangiti. Dahil sa kakaibang pakiramdam, nagawa kong puksahin ang taong paniki. Matapos iyon, sumanib na sa akin si Sungay na siyang pagganda ng transformation namin. Kinalaban naming tatlo ang dambuhalang babaeng ahas hanggang mapatay namin siya sa tulong ng talim ng kahoy ni Wendy. Maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Nakikiusap ako. Tulungan ninyo ako makapagiganti sa kanila. Pakiusap niya na siyang pagngiti ni Sungay. Gusto ko ang pumaslang babae. Kahit hindi mo hilingin, tatapusin ko sila. Sabat niya at nagtapo ng masamang tingin. Huwag kang mabahala. Tutulong kami. Maikli kong sambit at lumipad sa impapawid para bumalik sa kalsada. Nagpatay-patayan pa ako nang makita ko si Wendy na papalabas na sa talahiban. Ayos ka lang ba? Tarantang tanong niya at ginising ako sa pagkukunyari. Sinabi ko naman sa iyo na umuwi ka na. Ano ba ang ginagawa mo rito? Mabuti na lang at hindi ka kinain ng sawa. Natatawa niyang sabi bago ako inalalayan sa pagtayo. Kadiri ka, Kael. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Huwag mong sabihin gusto mo siya. Pahiwatig ni Sungay sa aking imahinasyon. Palihim akong tumawa. May masakit ba sa'yo? Tanong na Wendy at sinuri ang pagkatao ko. Nang wala siyang mapag-ano, sinabayan niya ako sa paglalakad hanggang makauwi ng bahay. Kabilugan ng buwan nang sumalakay ang mga aninong dilim sa baryo poblasyon. Naghanda kami ng kanilang pagdating. Nagtanim kami ng mga patibong at ilang panabat sa aswang upang hindi lahat makalapit sa amin. Isang puder naman ang ginawa ni Sungay. Harang para hindi mapadpad sa ibang destinasyon ang mga nilalang na itim. Lahat sila ay mula sa maliit na tribo.
Kasama namin si Mang Sam sa pagpuksa sa kanila doon mismo sa Maisan. Hindi ako nagpakilala sa kanila. Pagkakatanda lang sa akin ni Wendy ay isa akong mabuting engkantong gubat na tumutulong sa tao. Madali naman akong napakisamahan ni Mang Sam sa pakikiisa sa laban. Tiyak na hindi nila kakayanin ang mga taga-tribong aswang na dalawa lang sila ni Wendy. Kaya naman, umalulong ng saklolo si Sungay sa mga taga-pangasiwa ng gubat. Nagsidatingan ang mga diwatang gubat sa Maisan kasama ang mga lamang lupa. Makikiisa sila sa pakikipaglaban. Dumating na sila sa bayan at doon sa Maisa nangyari ang mainit na labanan. Pinuksa namin ang mga kalaban sa tulong ng mga medisinang panapat sa aswang na ikinalat ni Wendy. Sandatang gawa sa kahoy ang mainam naming ginamit. May dasal iyon ni Mang Sam na talagang nakakapatay ng mga itim na nilalang. Gamit ang kapangyarihan ni Sungay, nabigyan namin ng panangga si Wendy at Mang Sam sa pakikipaglaban. Isang kapangyarihan na minumutya ng mga napaslang niyang aswang sa ibang lugar. Magbabayad kayong lahat! Galit na sigaw ni Wendy at inilagay sa buhok niya ang gintong buhok ng tikbalang. Lumiksi siya kaya hindi siya agad matamaan ng pag-atake ng mga kalaban. Isa-isa niyang pinatay ng matulin ang mga aswang na nakilala niyang tumapo sa ngiti ng kanyang mahal na magulang. Samantalang si Mang Sam ay gumagamit ng lanat mutya ng agila. Hawak niya ang armas na paiba-iba ang itsura. Nagiging latigo, espada, baril at iba pa. Pinaslang niya ang mga lumilipad na nilalang, mga nagtatago sa ikabutura ng lupa. Pinatay niya ang mga iyon gamit ang lana at ang natatangin niyang sandata. Hinarap namin ni Sungay ang napakalaking halimaw, dambuhalang bampero. Nasa lahi pa siya ng mga sinaunang aswang na tinaguri ang puno ng dilim. Sumanib sa katawan ko si Sungay at ibinigay ang lahat ng lakas niya sa akin. Nagkaroon ako ng sandatang apoy. Nakakalikha ako ng lagusan para mabilis akong makapagtago at makalapit sa kalaban. Nang sa ganun, hindi niya ako mapipinsala ng kamandag niya. Matapos maubos ang mga kawal niya sa paligid sa tulong ng dalawang mortal, tumulong sila sa amin sa pagpuksa ng dambuhalang bampero, babaylan na nagkatawang demonyo. Ipinakain niya ang sarili niya sa dilim at naghari sa tribo ng mga dato. Ginawa niyang aswang ang lahat ng mga taga-tribo. Inalalay niya't inalay sa itim na Diyos. Sama-sama kaming nakipaglaban, mas marami at nagkakaisa ay mas malakas ang pwersa. Hanggang matagumpay namin na napuksa ang bampero at naging normal ang kaninang madilim na paligid. Nasilayan kami ng buwan na puro dugo. Itinago nila ang mga nangyari para maging sekuridad na hindi matatakot at mababahala ang mga tagabayan nila. Lumipas pa ang mga araw. Natutunan akong mahalin ni Wendy bilang si Kahel. Hindi ko inamin sa kanya na isa rin akong halimaw. Nahulog ang loob ko sa kanya hanggang sagutin niya ang mga pangungulit ko. Isang araw, nagpasya siyang sumama sa amin ni Lola. Pabalik sa syudad. Gusto niyang alagaan ang Lola kahit hindi naman sila magkaano-ano. Madali naman siyang tinanggap ni Lola.
At dahil matagal na rin niyang gustong mayakap ang nawawala niyang babaeng anak, nakita niya sa pagkatao ni Wendy ang kanyang supling. Kahit alam ko na siya ang dating partner ni Sungay, itinago ko na lang na lihim dahil matagal nang alam ni Lola na patay na ito. Ngunit ang totoo, ako ang pumatay sa kanya noong normal na tao pa ako. Hindi ko naman alam na isang aswang ang anak niya at kasalanan ng imahinasyon ni Sungay bakit nagkaganon ang anak ni Lola. Nabaliw at kumain ng tao kahit hindi gusto ni Sungay. Sa nangyari ngayon, natuto si Sungay na kumitil at tumikim ng buhay na dapat ay malusog na hayop lang ang kakainin. Sheesh! Pag-ibig kaya na habang buhay ang para sa kanila ni Wendy? O tatapusin ni Kahil ang sariling buhay para sa pagmamahal? Ayan, abangan po natin ang pinali nito. Part 5, pinali na po yun. Tatapusin na po natin ang kwento na to na kagat sa dilim. Hanggang part 5 na lang to. Kaya abangan po natin yung part 5. Siguradong magandang laban na yun. Abang-abang na lang po. At yung gustong magpa-shoutout sa pinali, comment lang po. Comment lang po kayo dito sa kwentong ito. At babasahin po natin yan. Ayun. Siguro ngayon, wala muna. Ang masasabi ko lang, maganda ang kwento na to. Maganda at naging nagkaroon na sila ng labanan. Binata na si Kahel. Ayun. Salamat po pala sa mga sumusuporta sa atin at sa mga nakikinig dyan. Salamat po sa inyo. Sana po ay huwag kayo magbago. Magbago. Huwag po kayo magsawa sa pakikipag... Huwag po sana kayo magsawa sa pagsuporta. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Yun lang ang lagusan.